My dear friends, in this session, we would like to understand the whole dynamics of the Holy Week, and beginning Palm Sunday until the Holy Thursday celebration and the Easter Triduum. So, I would like to start first from the notion that the Holy Week and the Paschal Triduum is the summary of everything that we believe and we hold on to as Christians and Catholics. Ito pong mahal na araw at ang Triduo Paskwal ay ang pinakabuod at rurok ng lahat ng pinapanalampalatayanan natin at pinaniniwalaan natin bilang mga Kristiyano at mga Katoliko. Kung tatanungin po kayo ng isang hindi mananampalataya, kung ano ba ang mga pinaniniwalaan natin at ang pinakabuod ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, maganda na ating ituon sila sa mga gagawin natin at mga pagdiriwang natin sa panahon ng Semana Santa at ng Triduo Paskwal. That's why this is very important to us, the whole Holy Week and the Paschal Triduum, because this gives us the celebration and everything that we reflect the reality of the mysteries of Christ here in this celebration, give us the foundation of our redemption and who we are as Christians. Kaya nga po, minamahal ko mga kapatid kay Kristo, iisa-isahin po natin ito upang makita natin ang katuturan, ang kahulugan ng mga gagawin natin sa mahal na araw at sa Triduo Paskwal. Bagamat binigyan na po ng paliwanag ng iba't ibang mga kapatid natin na nagpaliwanag tungkol sa iba't ibang sangay ng pagdiriwang natin nitong Kwaresma at Semana Santa, ay bibigyan ko lang po ng malawakan, general understanding, kung ano ang mga pagdiriwang natin sa mga araw na ito. Magsisimula po ako sa Palm Sunday at ito po ang Domingo de Ramos. Sa ating pong pagdiriwang ng Palm Sunday at Domingo de Ramos, makikita po natin na ito ay isa sa pinakamatandang pagdiriwang ng simbahan. Ito po ay makikita natin sa sulat ni Egeria noong taong 381 na sa Jerusalem, nagkakaroon sila ng pagdiriwang at pagtitipon kung saan binabasa ang mabuting balita ng pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon at ng kanyang pagpasok sa Jerusalem, at pagkatapos ay nagkakaroon sila ng prosesyon patungo sa Jerusalem, daladala ang mga palaspas at mga sanga ng puno, at sila ay kumakanta at pinagpupugayan nila ang Panginoon. Ito pong kagawiang ito noong year 381 ay unti-unting pumasok sa mga pagdiriwang na ginagawa sa Roma. Kaya't ang linggong ito ay tinawag na Passion Sunday. Bagamat makikita niyo po na sa pag-development ng pagdiriwang na ito ay mas naging matingkad at mas popular yung palms at yung mga sanga na ginagamit sa prosesyon. Nung Vatican II po, makikita niyo ito isang pagbabago na binibigyan diin ngayon ng ating simbahan, na ang binibigyang diin ay yung pagbasa ng pagpapakasakit ng Ebanghelyo, ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya makikita nyo po na
the title of the celebration of Palm Sunday is now given a new emphasis. Not a new emphasis, but the original emphasis to this. And that's why the Reform of Vatican II wanted to stress once again the reading of the Passion of as the central element of this Sunday's liturgy. Hence, the new name of this Sunday that is so typical of Roman ingenuity, Palm Sunday of the Lord's Passion. Ito po yung makikita natin na ang binibigyan diin ngayon ay yung pagpapahayag ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Animo ito yung magiging orientation natin sa mga araw na darating ng Semana Santa. Sapagkat dito nakatuon at umiinog ang lahat ng misteryo ng ating kaligtasan. Ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya kung makikita ninyo, para itong trailer, itong Palm Sunday of the Lord's Passion ay parang trailer yan kung ano ang mangyayari sa atin sa mga susunod na araw. Bigyan po natin ng konting reflections kung ano-ano itong mga kahulugan ng Palm Sunday. It is significant that the palm branches are burned to become the ashes with which we are signed on Ash Wednesday. It reminds us that earthly glory fades and victory turns to dust. Makikita natin na pinapaalala po sa atin ng simbahan na yung mga palaspas na ginagamit natin upang ipagpugayan at iwagayway para sa ating pagpaparangal sa ating Panginoong Hesukristo ay magiging tanda din ng ating pagkabigo. Sapagkat kinalaunan pagkatapos ng isang taon, ito ay matutuyo at susunugin. Para bagang ang lahat ay sinasabi, talunan, pagkabigo. Pagkatapos na tayo'y sumigaw na si Kristo ang ating Mesiyas, siya ang ating hari, alam naman natin na maraming pagkakataon, hindi naman siya ang hari sa buhay natin sapagkat napakadali niyang palitan sa buhay natin. Kahit pagkatapos ng isang taon, sinusunog po natin yan at ipinalilalagay sa ating mga noo tuwing Miyerkules de Ceniza bilang paalaala na magsisimula muli tayo, bagamat tayo ay nagkamali, natalo, o nadapa, tayo ay nagsisimula muli. Kaya't ang lahat ay lumilipas. Ang lahat ay nauuwi para bagang sa kawalan, pero hindi po ito ang katapusan. Tayo ay nagsisimula muli. Isa pang pinapaalala sa atin sa Domingo de Ramos, Linggo ng Palaspas, the Palm Sunday of the Lord's Passion invites us to ponder God's various styles of dealing with us. Napakarami po ng mga paraan ng pakikitungo ng Diyos sa atin. Yung pagsasaliw ng paghihirap at ng kaluwalatian. Makikita po natin na sa Domingo de Ramos ay ipinapaalala sa atin, oo, pumapasok si Jesus sa kanyang paghihirap. Pero hindi po ito ang tuldok ng lahat. Siya po ay bubuhayin, dadalin sa kaluwalatian ng muling pagkabuhay. At dito nakikita natin kung paano ang Diyos, ang pakikitungo sa atin ng Diyos, ay ito ang daan. Sino sa atin ang hindi naghihirap? Sino sa atin ang hindi dumadaan sa krus ng buhay? Pero, alam naman po natin, lalo na tayong lahat na naglilingkod sa simbahan, alam naman natin hindi ito ang katapusan ng lahat. Hindi ito ang tuldok ng buhay. Laging ang Diyos dinadala tayo sa kaluwalatian ng muling pagkabuhay. Thus, the splendor of Christ as was transfigured was overcast by the shadow of the cross, and even after the resurrection, the signs of the passion
remained in his body as a perpetual reminder that true glory springs forth from patient suffering. Hindi po natin maalis ito na ang paghihirap at ang pagdurusa ay daan sa kaluwalhatian, at kahit si Jesus nung siya itinanghal sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi naman binura yung mga sugat sa kanyang katawan, sa kanyang palad at sa kanyang tagiliran. Ito'y nanatili bilang paalala ng ating pagdurusa at paghihirap at ang krus laging nagdadala sa atin sa kaluwalhatian, at walang kaluwalhatian na hindi nagdadaan sa krus at paghihirap. Kaya makikita natin, minamahal ko mga kapatid kay Kristo, na ang Domingo de Ramos, ang linggo ng palaspas sa paghihirap ng ating Panginoon, ay paalala sa atin na nagbibigay sa atin ng iba yung pag-asa at pagtitiwala sa Diyos na hindi natatapos ang lahat sa pagdurusa at krus. Dumako po tayo sa Huwebes Santo. Sa Huwebes Santo po, makikita natin na noong 7th century, the Roman Church ended its Lenten observance on Holy Thursday by reconciling public penitents, that is, Christians who had been excommunicated for sins of adultery, apostasy, murder, and adultery. At midday, the Mass was celebrated, at which the bishop consecrated the holy oils. This is known today as the Chrism Mass. In the 10th century, another Mass was celebrated in the evening to commemorate the Last Supper. Also, in the 7th century, the rite of foot washing was introduced in Rome. The Pope washed the feet of the members of his household and afterwards ate supper in the company of the poor. The reform of Vatican II revived this papal practice by incorporating the rite of foot washing into the Eucharistic celebration and directing that gifts be offered for the poor. In fact, this is the only time when the rubric specifies who the recipients of the offertory gifts are. The ancient tradition spoke of the poor, the widows, and the orphans. Thus, on Holy Thursday, the rite of foot washing and the offering of gifts for the poor are performed in the context of the Last Supper. They are, in this sense, symbol and actualization of the Eucharist. Holy Thursday, the celebration of the anniversary of the Eucharist, reminds us of the true meaning of the Eucharist. The Eucharist is the summary, the culmination of everything that Christ did and worked for us. This is my body, this is my blood, broken for you, poured out for you, for the remission, the forgiveness of sins. Kaya po makikita natin sa Huwebes Santo, sa pagdiriwang natin ng huling hapunan ng ating Panginoon, ipinaliliwanag sa atin na ang Santa Misa ay hindi lamang pagdiriwang sa isang marangal o maringal na pagdiriwang ng mga tanda at kilos na ginagawa natin sa Misa. Ipinaliliwanag sa atin na ang Misa ay kung sino si Jesus at ano ang Misa para sa ating mga Kristiyano na sumusunod kay Jesus. Ang Misa ay paglilingkod. Ito ang buhay, ang buong buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang paghahati ng tinapay ay nagdudulot sa atin ng pakikiisa kay Jesus. This signified our fellowship with Christ and among those whom Christ loved and served. Kaya, yung utos niya sa atin, if I, your Lord and Master, wash your feet, you should also wash each other's feet. Ito po ang kahulugan ng Santa Misa. Ang buong buhay ni Jesus ay paglilingkod sa mga nangangailangan at sa lahat mahihina
at mga mahihirap. Ito ang buhay ni Jesus, pagbibigay ng kanyang sarili, paghahati ng kanyang sarili. At kadalasan po ang paghahati, hindi naman madali. Ito'y nangangailangan ng pagbibigay ng sarili. At kitang-kita po natin to kay Jesus. Ibinigay ang kanyang katawan, hinati, upang tayong lahat ay magkaroon ng buhay. Ang kanyang dugo ay dumanak upang tayong lahat ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya't makikita ninyo na ang Santa Misa ay hindi natin pwedeng ihiwalay sa paglilingkod ng simbahan. Habang ang paglilingkod ng simbahan ay nagiging matatag, lalo na sa mga nangangailangan, nagiging totoo at matatag ang ating pakikiisa kay Jesus sa pagdiriwang ng Santa Misa. Yan po ang una, ang panawagan ni Jesus na hugasan natin ang paa, ang paglilingkod na ginawa niya ng kanyang buong buhay hanggang sa pagbibigay niya ng sarili sa krus. At ang ikalawa, makikita natin na sa gabing ito, binibigyan tayo ng paalaala na ang lahat ng ating iaambag sa kolekta sa gabing ito ay mapupunta sa mga nangangailangan at mahihirap na mga kapatid natin. Lalo na po ngayon, sa hirap po ng buhay, ito ay hamon sa atin na huwag ihihiwalay ang ating pagdidebosyon at ang ating pananampalataya kay Kristo sa pagsamba natin sa kanyang katawan. Sa pangangalaga natin sa ating mga kapatid na nahihirapan sa buhay ngayon, hindi po natin ito pwedeng ipaghiwalayin. Ang sabi sa atin ni San Juan Crisostomo, "If you want to adore the body of Christ, truly adore the body of Christ, receive Him, He who says, 'This is my body, this is my blood.' But also receive Him in those who are suffering, because He who said, 'This is my body, this is my blood,' is the same Lord who said, 'Whatever you do to the least of my brethren, you do unto me.'" So yung pangangalaga po natin sa ating mga kapatid na nahihirapan, may sakit, nangangailangan, ay isang uri din ng komunyon at pagtanggap kay Jesus. Huwebes Santo, paalala po sa atin, ibig nating makiisa kay Jesus, maging matatag tayo sa paglilingkod sa simbahan. Huwag nating kaliligtaan, lalo na ang mga naghihirap at mga nangangailangan nating mga kapatid. Kahit po ang mga mahihirap, maaaring tumulong. Kahit na ang mga mayayaman, maaari ding tumanggap. Ito ang Eucharistia. Totoo, nananagana at nagiging matatag ang ating pagsamba kay Jesus at nagiging totoo sa pagiging totoo natin sa paglilingkod sa isa't isa at ang ating pagngangalaga at pagtulong natin sa mga nangangailangan. Yan po ang Huwebes Santo, ang Eucharistia. Kaya't ang pagninilay natin sa bisita iglesia ay tungkol kay Jesus, nagbibigay ng buhay para sa atin, sa pagsamba natin sa kanyang katawan at dugo, sa pagdiriwang at pakikiisa natin sa Santa Misa, at pangangalaga at paglilingkod natin sa mga nangangailangan sa ating pamayan ng Kristiyano. Ang Biyernes Santo naman po ay ang pagpapatuloy ng pagdiriwang natin ng Huwebes Santo. Dito, tinatawag po natin ito sa English na Good Friday. Ang kasaysayan po nito ay nagsimula sa Jerusalem at sa Roma. The central element of the Good Friday liturgy was the reading of the Passion. In the 4th century, the Bishop of Jerusalem read the story of the Passion in the Church of Golgotha amidst the wailing and weeping of the assembly. Until the 7th century, the Good Friday celebration in Rome consisted simply of the liturgy of the word, prostration before the altar, two readings each followed by a responsorial psalm,
and reading of the Passion, homily, solemn general intercessions, and dismissal. In the 7th century, the veneration of the cross was introduced in the Roman Basilica of the Holy Cross, where a relic of the true cross was kept. By the 9th century, the song Cold Reproaches, which had been composed somewhere in the Northern Europe, accompanied the veneration. Good Friday and Holy Saturday were days of strict fasting from sunrise to sunset in preparation for the baptism of catechumens on Easter Vigil. Since Holy Communion would break the fast, Holy Mass was not celebrated on these 2 days. However, in the 8th century, by way of exception, Holy Communion was distributed in the parishes in Rome. In 1955, the practice of receiving communion on Good Friday was extended to all. After all, the burden of fasting has been considerably lessened, and the sacred host in the form of a thin white wafer can hardly be considered a breaking of the fast. Furthermore, some of us have adopted the crafty scheme of feasting before midnight of Holy Thursday after the Visita Iglesia in preparation for Good Friday fasts. Ito pong pagdiriwang natin ng Biyernes Santo or Good Friday ay nagpapalalim ng ating pakikisa kay Jesus sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa pamamagitan ng ating pag-aayuno at ating abstinensya. Why do we call it good? What is good on this Friday? We see the goodness of God. Even giving up His Son so that we may find life. Sa pagbibigay niya ng kanyang anak upang tayo ay makatagpo ng pagpapatawad at buhay at kaligtasan. Kaya naman, this is Good Friday. Isang pagpapalalim sa pakikiisa natin kay Kristo. Kaya naman, sa araw na ito, itinatanghal po natin ang krus, the veneration of the cross. The cross is the instrument of gruesome and violent death of the Savior. And yet from this will rise, will be the sign of our glory in Jesus Christ in His resurrection. Minamahal ko mga kapatid, sa pagpasok natin sa Biyernes Santo, tunay makikita natin na walang tutumba sa pag-ibig ng Diyos, at kahit na sa kamatayan, ang Diyos ay sasama sa atin upang sabihin sa atin, kahit na sa kamatayan, ang Diyos hindi tayo lulubayan. Aakayin tayo bilang mabuting pastol patungo sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Walang itatanggi ang Diyos para sa atin. Kahit na ang kanyang anak ibibigay para sabihin sa atin, tayo ay para sa Diyos. Sa pagdiriwang po natin ng Sabado de Gloria, makikita po natin na ito ang tugatog, ito ang rurok ng lahat ng ating paghahanda patungo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Please keep in mind, my dear brothers and sisters, that the 40 days of Lent is towards us being invigorated and revived so that we can, at Easter Vigil and Easter Sunday, stand renewed in faith in the life of Christ so that we can reject Satan and renew our faith in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya makikita niyo po, ang buong paglalakbay natin ng Kwaresma ay patungo sa pagpapasariwa ng ating binyag. Ito po, dadalhin tayo sa tubig ng binyag. Nung tayo bininyagan,
tinanggi natin at tinakwil natin si Satanas at niyakap natin ang Diyos bilang ating buhay at kaligtasan. Sa gabi ng Sabado de Gloria at ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ito po ang katibayan na si Jesus ay muling nabubuhay. This is the proof that Christ is risen from the dead when we are able once more to reject Satan and renew our faith in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Christ is truly rising in all of us. Ito po ang tunay na katibayan na si Kristo ay muling nabubuhay sa atin. Dahil sa pananampalataya natin, at ito ay paulit-ulit hanggang sa huling Sabado de Gloria natin dito sa daigdig na ito, tayo ay pa sasariwain ng tubig ng binyag. Kaya naman, makikita natin na sa Sabado de Gloria, binibigyan diin ang pagbibinyag. At kung walang bibinyagan, tayong mga bininyagan, nananariwa ng ating mga pangako sa binyag. Hinihiling natin na ang gabing ito ng ating pakikisa kay Jesus sa kanyang muling pagkabuhay ay magdulot sa atin ng iba yung lakas upang maging tapat kay Jesus at tunay na itakwil si Satanas at yakapin ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. On this evening of Easter Vigil and Easter Sunday, we are renewed in our faith, baptismal faith. In baptism, we have originally experienced the passion, the death, and the rising of Christ. Every Easter Vigil, every Easter Sunday is an opportunity for us to be renewed in our baptismal faith in Jesus Christ, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kinakailangan po natin ito ngayon sa napakaraming mga hamon ng buhay na napakadaling palitan ng Diyos sa buhay natin. Kaya muli ay itatakwil natin si Satanas. Si Satanas hindi na po nagpapakita sa atin sa nakakatakot na anyo. Napakaraming anyo ni Satanas ngayon. Masarap, masaya, nakapagbibigay, galak sa atin. Hindi na po siya lumalapit sa atin na nakakatakot. Kaya naman napakadaming mga pagkakataon na tinatanggihan natin, hindi si Satanas kundi ang Diyos. At ngayon, sana po pagkatapos ng 40 araw na pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa, nakikiisa tayo kay Jesus. Pagdating natin sa Sabado de Gloria ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, makakatagpo tayo ng lakas dulot ng mga gawain ni Jesus sa atin at biyaya ng kanyang muling pagkabuhay upang maging matatag sa ating pananampalataya. At tayong lahat bumabangon mula sa kasalanan at nabubuhay na maguli sa biyaya ng Diyos. This is the culmination of the Lenten journey, fortifying us, invigorating us, renewing us at the font of baptism. True children of God, one with Christ in His Paschal mystery, renewed in grace, truly redeemed by Jesus Christ. Mga kapatid kay Jesus, nawa ang panahong ito tunay magpabago sa atin at gawing tayo tunay na kawangis ni Jesus. Amen. Good day, my dear brothers and sisters, and welcome to our short
formation on the music of the Holy Week and the Easter Triduum celebrations. Alam ko po na ang ating mga parokya, ang ating mga pamayanan ay sabik na at naghahanda na para sa mga pagdiriwang natin ngayong darating na Semana Santa at ang paggunita natin sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, maganda na paghandaan din nating mabuti ang mga awitin, ang mga musika na ating gagamitin sa mga makakalagang pagdiriwang na ito. At kukunin ko po ang aking mga reminders para sa ating lahat galing po sa isang dokumento na inilabas ng Congregation for Divine Worship noong January 16, 1988. Ang pamagat po ng dokumento o instruction na ito ay Paschalis Solemnitatis, the preparation and celebration of the Easter feasts. Dito po ay naglalaman kung ano ang mga dapat nating ihanda kasama na ang mga musika at awitin na gagamitin sa mga pagdiriwang. Sabi ng Paschalis Solemnitatis, para saan ba ang pag-awit natin? Bakit nga ba gumagamit tayo ng musika para sa mga pagdiriwang sa darating na Semana Santa? Sabi ng Paschalis Solemnitatis, ang pag-awit o ang musika na ginagamit sa mga pagdiriwang ay nagbibigay kahalagahan at lalong nagpapaganda sa ating pagdarasal at pananalangin. Mas lalo daw gumaganda ang ating pagdarasal ng sama-sama kung ito ay gagawin natin sa pag-awit natin sa loob ng musika. Kaya nga hinihikayat na gumamit tayo at paghandaan natin ang mga musika sa mga pagdiriwang na ito, sapagkat mas magiging maayos, maganda at nagkakaisa lalo ang pamayanan sa pagdarasal at pananalangin. Sabi rin ng Paschalis Solemnitatis, mayroon ding mga panalangin, mga pagbasa, mga sagutan ng pagdarasal na gagawin natin sa loob ng mga pagdiriwang na ito. At maganda, sabi niya, na ang mga ito ay lagyan natin ng musika, lagyan natin ng tono, nang sa gayon ay sama-sama tayong aawit sa pagdarasal. Kaya nga tama ang Paschalis Solemnitatis, mas gaganda ang pagdiriwang, mas magkakaisa ang pamayanan sa pananalangin kapag ito ay gagawin natin sa pag-awit. Simulan po natin ng ilang mga paalala na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pagpasok natin sa Holy Week o Semana Santa. Ito ay ang pagdiriwang natin ng Palm Sunday, Linggo ng Palaspas. Una, sabi ng Paschalis Solemnitatis, bigyan natin ng pansin kung ano ang aawitin during the solemn procession. Mapapansin po natin na sa ating mga pamayanan ay nagkakaroon ng mga prosesyon. Dala natin ang ating mga palaspas. At sabi ng Paschalis Solemnitatis number 29 ay parang inaalala natin at ginagaya natin ang mga kabataang Hebreo na sinalubong ang ating Panginoong Hesukristo at umaawit sila ng Hosana. Kaya nga nararapat na ang pagdiriwang ng prosesyon na ito, this may be a solemn procession from another station towards the church, or even in a more simple procession
within the church, kailangan ay gumamit tayo ng pag-awit, lalo na ng pag-awit ng Hosana, sapagkat sa pamamagitan nito ay aalalahanin natin ang pagpasok ni Kristo sa Jerusalem na sinalubong siya ng mga tao at ng mga bata na umaawit ng Hosana. Sabi ng Paschalis Solemnitatis ay maari nating gamitin ang mga awit na nagbibigay pugay kay Kristo na hari na pumapasok sa Jerusalem. Appropriate songs in honor of Christ the King may be used during this procession. Siguro po ay marami na tayong ginagamit na mga awitin na naglalaman ng Hosana sa anak ni David, hari ng Israel. Ang mga awitin na may mga ganitong tema ay maari nating awitin sa prosesyon na ating gagawin during Palm Sunday. Gayon din naman ay binibigyang pansin din natin hindi lamang ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na sasalubungin ng mga palaspas, kundi isa naman sa mahalagang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas ay ang pakikinig natin sa pagbabasa ng pasyon o paghihirap, pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo mula sa Ebanghelyo. Kaya dalawa ito, dalawang aspeto o dalawang bahagi. Ang pagpasok ni Jesus na matagumpay sa Jerusalem at gayon din naman ang ikalawang bahagi ay ang pagharap naman ni Kristo sa kanyang pagdurusa. Kaya sana ay dalawang bahaging ito ay mapaghandaan din natin ang pag-awit. Maari naman ang communion song natin sa loob ng Palm Sunday celebration, maari naman tayong umawit ng mga awitin tungkol sa pagdurusa, pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesus. Marami pong mga kompositor ngayon na gumawa na ng awitin tungkol sa tema na krus ng ating kaligtasan. Maari po nating gamitin ito. Siguro po ay alam din natin ang awitin ni Father Manoling na kung yung nanaisin ay isto rin po ay isang napakagandang awitin na nagpapaalala sa atin ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Muli sa loob ng Palm Sunday, itong dalawa ang maari nating bigyang pansin at paghandaan. Ang aawitin during the procession of Palm Sunday na may masayang pag-awit ng Hosana pagsalubong sa haring dumarating, at ikalawa naman ay ang paggunita namin sa kanyang pagpapakasakit at pagdurusa na maari nating awitin sa pagkukumunyon. Ang susunod naman na nais kong bigyang pansin, lalo na sa ating mga parokya, sa ating mga pamayanan, ay ang pagdiriwang ng Evening Mass of the Lord's Supper. Ito po ay ginagawa natin sa gabi o pagtatakip silim ng Huwebes Santo. Sabi naman ng Paschalis Solemnitatis number 45, careful attention should be given to the mysteries that are commemorated in this Mass. The institution of the Eucharist, the institution of the priesthood, and Christ's command of brotherly love. Ito raw ang tatlong tema na binibigyang halaga at ginugunita natin at itinuturo sa atin sa loob ng misa na ito ng pagtatakip silim sa Huwebes Santo. Ginugunita natin ang huling hapunan ni Jesus kasama ng mga alagad, kung saan doon ay
kanyang ibinigay sa atin ng Eucharistia, dito rin ay ibinigay sa atin ang paglilingkod ng mga pari at ang utos sa atin na magmahalan at mag-ibigan. Kaya kung mayroon man tayong mga aawitin na awit pambungad o entrance song, maari din nating gamitin ang mga awitin tungkol sa Eucharistia, tungkol sa pagtitipon natin sa kapag ng Panginoon. Ito po yung mga awitin na sa kapag ng Panginoon ni Father Manuling, sa piging ng Panginoon ni Father Contiveros, kinakanta rin natin yung Come to the Table, pag-aalaala, yan ang mga awitin kung saan binibigyang halaga at binibigyang pansin ang huling hapunan ni Jesus kung saan tayo ay nagtitipon ngayon sa banal na Eucharistia. Sinasabi rin sa atin na bigyan din naman ng halaga ang aawitin sa bahagi kung saan mayroong paghuhugas ng mga paa. Dito po ay ipinakita sa atin ni Jesus ang paglilingkod na utos niya hindi lamang sa mga pari, kundi tayong lahat din ay tinatawag niya na paglingkuran, hugasan ng paa ng isa't isa. At habang nakikita natin ito na ginagawa ng pari, na pinaglilingkuran niya ang mga taong hinuhugasan ng paa sa loob ng liturhiya na ito, ay maari nating awitin naman ang mga awitin galing sa Ebanghelyo ni San Juan, kung saan makikita natin ang mensahe ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya magdusa. Ilan sa mga ito ay pamilyar sa atin, no? Yung pagkakaibigan ni Father Arnel Aquino, kaibigan kapanalig ni Father Contiveros, mayroon din awitin si Michael Joncas na No Greater Love, at marami pang mga ibang awitin na maari nating gamitin sa bahagi na ito kung saan maipapakita natin ang mensahe ni Jesus sa kanyang mga alagad na mag-ibigan kayo, na kayo ay maglingkod sa isa't isa sapagkat kayo'y aking kaibigan at hindi ko na kayo alipin. Gayon din naman, paalala naman sa atin ng ating Archdiocesan Liturgical Commission dito sa Manila na sa gabi o sa takipsilim na misa ng Huwebes Santo sa pagsisimula ng Easter Triduum, doon po ay gaganapin naman ang pagtanggap sa mga banal na langis na binasbasan ng ating mahal na obispo sa Christmas na ginaganap natin usually sa umaga ng Huwebes Santo, na ito po'y ginagawa sa ating mga katedral, at iuuwi po ang mga banal na langis na ito sa kanya-kanya nating mga pamayanan. Maganda, sabi ng Archdiocesan Liturgical Commission, na sa pagdiriwang din na ito ay tatanggapin ang banal na langis na binasbasan ng obispo. Ang atin pong liturgical commission ay mayroong suggestion na pag-awit kung saan tayo ay tutugon sa isang maikling panalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon. Sabi sa awitin na ito o sa panalangin na ito, aawit yung may dala ng langis, sasabihin niya o aawitin niya sa tono rin ng pasyon o sa iba pang tono na lalo na't alam ng mga tao, narito po at tanggapin, pinabanal ng Diyos natin, ang langis na inihain, may sakit ay pagalingin, tulungat inyong hilumin. Tutugon naman ng mga tao, salamat po poong banal sa langis na iyong bigay. May sakit na papahiran, espiritu mo'y patnubay para sa aming kagalingan.
ito ay aawitin sa pagbibigay ng langis para sa mga may sakit. Doon naman sa langis ng Krisma, aawit naman ang may dala nito, narito po at tanggapin, pinabanal ng Diyos natin. Ang langis na inihain ay naging Krisma sa atin, bigay ng Diyos na butihin. Tutugon naman ng mga tao, salamat po poong banal sa langis na iyong bigay. Mga taong mahihirang, espiritu mo'y siyang buhay, ang lakas at kaligtasan. Ito po ay maaaring awitin sa tono ng pasyon na alam ng lahat nang sa gayon ang mga tao ay talagang makakatugon. Maganda rin na i-flash sa ating mga screens, TV monitors, ang aawitin ng mga tao na tugon nang sa gayon lahat ay makapagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit. Gayon din naman, kasabay nito ay iaalay din naman ang mga alay natin, ang ating mga handog, pagbabahagi sa mga dukha at nangangailangan. At sabi ng Paschalis Solemnitatis, ang pinakamagandang aawitin natin sa offertory ng Holy Thursday evening ay ang awitin na Ubi Caritas. Mayroon pong Tagalog na awitin na sikat ito bilang translation. Ito po yung awit ni Father Contiveros na Dakilang Pag-ibig. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Ubi Caritas et Amor, Deus Ibi Est. Yan po ang maaari nating ihandang awitin para sa offertory procession kung saan dadalhin natin ang ating mga handog para maibahagi sa mga nangangailangan. Gayun din naman ay paghandaan din natin ang ating communion song during the evening mass of the Lord's Supper na maaring magsabi sa atin tungkol kay Jesus bilang tinapay ng buhay. Maari rin nating awitin yung nilikhang awit ni Father Manoling noong papal visit, Yesu Panis Vitae, Jesus, the Bread of Life. Gayun din naman ay ihanda rin natin ang mga aawitin para sa maikling prosesyon papunta sa Altar of Repose. Sabi ng Paschalis Solemnitatis number 54, the Blessed Sacrament is carried through the church to the place of reservation, to the singing of the hymn Pange Lingua, or some other Eucharistic songs. Sa atin pong mga pamayanan, maari nating gamitin ang awitin ni Father Contiveros na isang bansa, o kaya ni Lucio San Pedro, isang pagkain, isang katawan, isang bayan. Kamakailan lamang ay mayroong nilikhang awit si Father Manoling Francisco galing sa pista ng sambayanan. Ang pamagat po ay O Sakramentong Banal. Maganda po itong awitin bilang pag-accompany, pagsama natin sa pagpuprosesyon ng Santissimo Sacramento papunta sa Altar of Repose. Pagdating naman po ng Biyernes Santo, Good Friday, sabi ng Paschalis Solemnitatis, the Episcopal Conferences are asked to provide music for those parts which should always be sung. The general intercessions of Good Friday, the deacon's invitation and the acclamation of the people, and the chants for the showing and veneration of the cross. Makikita po natin sa aklat ng pagmimisa sa Roma, ang Tagalog translation ng Roman Missal, ay mayroong mga nilikha na doon na mga maaari nating awitin at pagtugon din natin sa awit
na maari nating awitin sa tono ng pasyon. Halimbawa, doon po pagdating sa general intercessions kung saan mayroong 10 na ating mga partikular na panalangin sa Biyernes Santo, mayroon pong nakalagay sa aklat ng pagmimisa sa Roma na maari nating awitin sa tono ng pasyon. No? Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa iyo. Diyos Ama ng mga tao, pakiusap ay dinggin mo, kahilingan naming ito. Gayun din naman, pagdating naman sa veneration of the cross, maari ding awitin ng pari sa pagtatanggal ng lambong ng krus o kaya sa pagpuprosisyon, at ang mga tao naman ay tutugon din. Maaring awitin ng pari sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, na lupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Tutugon naman ang mga tao, purihin at ipagdangal ang ating poong may kapal, Ama na bukal ng buhay, anak na siya nating daan, Espiritong ating tanglaw. Ang mga ito po ay kinakailangang awitin. Kaya po sana sa ating mga parokya, wag lamang natin silang i-recite, sana po ay awitin natin kahit sa tono ng pasyon na alam ng lahat, nang sa gayon lahat din ay makakaawit ng sama-sama. Pagdating naman po sa veneration of the cross, sabi ng Paschalis Solemnitatis, during the veneration of the cross, the antiphons, reproaches, and hymns should be sung so that the history of salvation be commemorated through song. Maari po tayong umawit ng mga awitin na nagpapaalala sa atin ng kwento ng kaligtasan, ng pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Jesus. Maari nating awitin ang Anima Christi, na marahil marami sa atin ang nakakaalam ng panalangin na ito. Si Father Carlo Magno Marcelo naman ay mayroong nilikha na awiting Love and Sacrifice. Maari ding magbigay buhay sa pagpupugay natin sa banal na krus. Panghuli at marahil ay isa sa makakahalaga sapagkat ito ang culmination ng pagdiriwang ng Easter Triduum ay ang Easter Vigil. Sabi ng Paschalis Solemnitatis, maraming mga dapat awitin sa loob ng pagdiriwang na ito. Kaya sana ang mga koro, ang ating mga pamayanan, ay maghanda rin ng mga nararapat na awitin upang magbigay kulay lalo sa ating pagdiriwang. Una, paghandaan din natin ang aawitin sa pagpuprosisyon ng Paschal Candle. Ito po ang pinakaunang bahagi ng liturhiya ng Easter Vigil, ang pagbabasbas ng apoy at ang pagtatanghal sa Paschal Candle. Ito po ay mayroong nakalagay din sa aklat ng pagmimisa sa Roma kung ano kaya ang nararapat na awitin natin para sa pagpuprosisyon na ito. Ikalawa, binigyang halaga din ng Paschalis Solemnitatis number 84. Sabi doon, the Easter proclamation, the bishops' conferences may adopt this proclamation by inserting into it acclamations from the people. Kaya po siguro mapapansin ninyo, mayroong mga versions ng Exultet or the Easter Proclamation na bukod sa nagpo-proclaim nito na umaawit, ang mga tao ay tumutugon din sa ilang mga bahagi. Ito ay galing sa Paschalis Solemnitatis number 84. Kaya po maganda na tayo ay humanap ng mga bersyon ng Easter Proclamation kung saan ang mga tao rin ay makakatugon sa pamamagitan ng acclamations
na maaawit nila sa loob ng Easter proclamation. Gayun din, sabi ng Paschalis Solemnitatis, huwag din nating pababayaan ang pag-awit ng response o tugon ng mga tao, lalo na sa mga responsorial psalms sa loob ng mga pagbasa sa loob ng Easter Vigil. Each reading is followed by the singing of a psalm to which the people respond. Melodies that are capable of promoting the people's participation and devotion should be provided for these responses. Sana po, kahit man lamang yung tugon ng mga tao sa responsorial psalm sa mga pagbasa ng Easter Vigil ay ating awitin at paghandaan. Gayun din naman, bigyan natin ng halaga ang pag-awit ng papuri sa Diyos at ng pag-awit at pagtugon ng mga tao ng Alleluia. Pagkatapos ng 40 days na ang Alleluia ay hindi natin narinig, kinakailangang ang pag-awit natin ng Alleluia ay hindi lamang ang choir ang aawit, kundi lahat dapat ng tao ay makakaawit nito. Bigyang halaga din daw natin ang baptismal liturgy, kung saan mayroong mga binibinyagan sa loob ng Easter Vigil, at gayon din naman, tayo rin naman ay nagpapanibago muli ng ating mga pangako sa binyag. Mayroong mga aawitin na litany of saints, at gayon din naman sa pagbabasbas ng tubig sa ating lahat. Maari nating awitin ang isang pananampalataya ni Father Contiveros, maari din nating awitin ang Christ Be Our Light ni Bernadette Farrell na mayroong mga particular verses for Easter Vigil. Ito po ang mga mahahalagang bahagi ng ating mga pagdiriwang ngayong Holy Week at Easter Triduum na magandang bigyang pansin, paghandaan, upang sa gayon ay maawit natin sa pamamagitan ng musika ang ating mga panalangin. Gaya nga ng sabi ng Paschalis Solemnitatis, magkakaroon ng halaga, magkakaroon din ng kagandahan, at magkakaroon lalo ng pagkakaisa kung ang ating mga panalangin, ang mga pagtugon natin sa loob ng mga pagdiriwang ay gagawin natin sa pag-awit. Nang sa gayon, ito ay tunay na maging mabuti at magandang pagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo. Nawa ang atin pong mga pagdiriwang ngayong Holy Week at Easter Triduum ay paghandaang mabuti at awitin din nating mabuti.